So kay pagbata pa namo mam naa na midri. Diri na may nagpuyo sa kuan. Oo. Nya and then tong wala pa isuga namo diri nya. Ngit-ngit man jud amo ang kanang palibot. Gas lang amo ang ginagamit. Dumating yung malaking hamon, yung pandemya. Nahirapan talaga yung mga bata dahil wala silang ilaw kapag nagbabasa. At saka po, hindi naman masyado nilang mababasa yung pinag-aralan nila. September 2021 man na kasugod ko pa eskwela sa ALS. Katabang gid sa akong pag-kwan study tungod kay hayag naman siya kayo. Tako dyan na siya tabang eh. Nga naana dyan solar mo. Salamat yun mi nga. Naabot dyan sa among atiri. Kanang tako dyan siya tabang ma'am. Kanang mag-ano sa mga kusina niya. Hayag kayo pag-ano. Nagkaroon po ng solar, parang unlimited na po yung ano, mga tao na pwede bibili kahit gabi. Mas malaki po yung kinikita namin kaysa noong wala pang poong solar. So ngayon, merong solar tayo na ito, makikita na nila yung kung anong nasa labas ng bahay nila. This support has become even more relevant now in the Philippines, where there is a growing momentum towards a green, resilient, and inclusive recovery after the pandemic.